Sa video ito, aking ibabahagi sa inyo ang kwento ng tao mirakulong na buhay ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng tiyan ng malaking isda. Si Jonas. Si Jonas na anak ni Amitsay ay sinugo ng Diyos na magpunta ng Ninive upang iparating doon ang salita ng Diyos sapagkat labis na ang kasamaan ng mga taga-Ninive. Ngunit, si Jonas ay bumangon ng maaga upang tumakas papuntang Tarsis. Pumunta siya ng Joppa kung saan sumakay siya doon ng barko papuntang Tarsis. Habang nasa gitna ng dagat ang barkong sinasakyan ni Jonas, ay nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na ulo sa dagat. Ano pat ang barko ay halos masira. Upang mapagaan ang lula ng barko. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan. Siya ay nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, lumapit sa kanya ang kapitan ng barko at tinanong siya kung bakit nagawa niya pang matulog sa gitna ng mapanganib nilang kalagayan. Sinabi ng kapitan na bumangon at tawagin na ang kaniyang Diyos. Baka sakaling pakinggan siya at upang hindi na sila mamatay sa gitna ng laot. Sinabi ng bawat isa sa kanila na makipagsapalaran na at hanapin ang dahilan ng dilubyo na kanilang nararanasan. Sila'y nagtipon at ginawa ito at ang palad ay napunta kay Jonas. Dahil dito ay pinagpaliwanag nila siya kung sino siya at kung ano ang trabaho niya at kung taga saan siya. Tinanong din nila kung bakit nila nararanasan ang trahedyang iyon. Sinagot sila ni Jonas na isa siyang Hebreo at sinasamba niya ang Diyos na gumawa ng langit, dagat at kalupaan. Sinabi niya rin na tinatakasan niya ang utos ng Diyos sa kanya. Takot ang mga tao at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang mga alon sa dagat. Kaya tinanong ng mga tao si Jonas kung ano ang kanilang gagawin upang tumigil na ang unos. Sinabi sa kanila ni Jonas na ihagis siya sa dagat at siguradong titigil ang malakas na hangin. Ngunit, hindi ito pinakinggan ng mga tao. Sa halip ay sinubukan nilang magsagwan pabalik sa lupa. Ngunit sila ay bigo. Umiyak sila sa Panginoon at sinabing huwag silang bibigyan ng sala sa kanilang gagawing pagtapos ng buhay ni Jonas. Sa gayon, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Tapos nung maihagis si Jonas sa dagat, ay biglang tumigil ang poot ng malakas na unos. Dahil sa takot ng mga tao sa barko, sa Diyos ay naghandog sila ng isang hain at sila ay nagsipanata. Sa oras din na yun, ay naghanda ang Diyos ng isang malaking isda upang lamunin si Jonas at siya'y mapasatyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Dito ay nanalangin si Jonas at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa siyol ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig sapagkat inihagis mo ako sa kailaliman sa gitna ng dagat. Ngunit ako'y naghahain sa iyo ng aking tinig ng pasasalamat at aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon lang. At inutos nga ng Panginoon sa isda na iluwas si Jonas sa tuyong lupa. Sa 2 pagkakataon ay muling dumating kay Jonas ang salita ng Diyos. Bumangon ka at pumaroon ka sa Ninive. Sa malaking bayang iyon ay ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Kung kaya't, pumunta na si Jonas ng Ninive at nagsimula ng mangaral at isinigaw niya na 40 araw pa at wawasakin na ng Diyos ang Ninive. Ang
buong bayan ng Nineveh ay nagbalik loob sa Diyos at nagsisi, at silang lahat ay nagsuot ng sako. At ang balita ay nakarating sa hari ng Nineveh, at ito'y naniwala at inubad niya ang magarang balabal at nagsuot ng sakong damit at umupo sa likabok bilang tanda ng pagsisisi. Ipinagutos ng hari na huwag kumain at uminom ang mga hayop at mga tao, at ipinagutos niya na magsuot ng sako ang lahat at tumalikod sa kasamaan at manumbalik sa Diyos. At nakita ng Diyos ang pagbabalik loob nila at ang kanilang pagsisisi, kung kaya't nagpasya ang Diyos na huwag na lang itong wasakin, at kinahabagan sila ng Diyos. Ngunit, naghihinakit ng husto si Jonas at siya'y nagalit. Nanalangin si Jonas at nagsabi, kaya siya tumakas papuntang Tarsis sapagkat naisip na niya ang pangyayaring ito. Nung siya ay nasa lupain pa lang niya, talastas niya na ang Diyos ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Sinabi rin niya na mas mabuti pang siya ay mamatay na lang kaysa mabuhay. Ngunit tinanong siya ng Diyos kung nararapat bang siya ay magalit. Lumabas si Jonas ng bayan at nagpunta sa silangan ng Nineveh. Gumawa siya ng masisilungan. At umupo siya sa lilim nito. Doon, siya ay naghihintay kung anong mangyayari sa bayan ng Nineveh. Nagpatubo ang Diyos ng isang halamang kikayon, at tumaas pa ito ng higit kay Jonas. At lumago ang mga dahon nito na nagsilbing lilim kay Jonas. Dahil dito, ay nasiyahan ng husto si Jonas. Ngunit, pagsapit ng madaling araw, ay naglagay ang Diyos ng mga uod sa halaman. At kinain ito ang halaman na siyang kinamatay ng halaman na nagsilbing lilim ni Jonas. Nagalit si Jonas dahil sa pagkamatay ng halamang kikayon. Sinabi pa nito na mas mabuti pang mamatay na lang siya. Tinanong siya ng Diyos kung nararapat bang siya magalit. Sumagot si Jonas ng oo. At sinabi ng Diyos, nangihinayang ka dahil lang sa isang halamang hindi mo naman pinangalanan o pinatubo man lang, na sumulpot lang sa buong magdamagan at naglaho sa isang gabi. Gayon din ang Diyos. Nangihinayang siya sa Nineveh na malaking bayan na higit sa 100,000 katao ang naninirahan na hindi marunong magmuni-muni
at marami ring hayop. Kung sisiya sa atin natin mabuti ang kwento ni Jonas, mapagkukunan natin ito na maraming aral. Isa na dito ang hindi dapat natin pinangungunahan ng Diyos sa buhay natin at wala tayong karapatang magalit sa Kanya. Lalo na sa mga bagay na binabawi niya sa atin. Dahil siya lang ang tanging nakakalam kung ano ang masigit na mahalaga. Ito ay ang kaluluwa ng tao. Ito ang pinakamalaga sa lahat, ang kaluluwa na matutong tumanggap sa Diyos at magsisi.